Amen ka rin. Yan. Dakayo ka ng Kristiyano, paantay ka din na aminado. Karapsak. Diba? Amok na aminado tayo. Kintindi karapsak na para mag-Kristiyano tayo, karapsak, at dahil ay aywan ang tayina. At da bambangay ang tayina. At da warwardya ang tay kapsak din ang. Nga dapat kakapsak dito hindi ipagtagumpay tayo. Ano sa tay kakapsak din may pagtagumpay? Binibilang mga kasborn again, kasbilang pagkakristyano, huwag tayong umasa kakapsak sa antay na expect kung namang namnaman. Siguro may sarahan na kung mabalik na muna tayo. Mabalik na masayid na kung mabalik na muna tayo. Saan nakapsak? Hindi ko din. At dahil nakapsak instruksyon, hindi ako kanya tayo. Tapno kakapsak. Mag-aim tayo. Mag-unod tayo. Kakapsak din eh. Hukuno ng nama. Eh, sumili kakapsak. Hindi pa na kayo sarahan tayo. So, papantay po sa akin, mamit tayo po sa tanag sapa. Itapit tayo po sa ating sudero. Maging mapagbantay. Yung araw na yan, parang matayang. No? Parang may tumitinig at nagmamasin ka sa akin. Maging mapagbantay, kausap. Si tayo kausap, dati, natay tayo kausap kapuy di basol. Yan. Dito Romans chapter 6 verse 23, kunana dyan, tisupapak iti basol, yan, tisupapak iti basol, iso ni patay. Tayong mga patay na dati sa kasalanan. Kausap. Kaya kung masalitain, diyan patay sa kasalanan, kausap, diyan naputol, luno na puksap, diyan relasyon tayo kausap, hindi ako dati. Awan, kausap, diyan naputol, luno na puksap, diyan relasyon tayo hindi ako. Namatay ko na, natipagsak, yung ating kaluluwa, natay, dinikararuwa kayo. At kayong dahil sa abad ko na natoy, unong awa, iti Diyos, dumating si Kristo at nabigay ng buhay ng ating kaluluwa. Dahil sa awa, dahil sa abad. Kapsak. Kaya kas talaunay, iti panagayag ka, kapsak, iti Diyos. Diyan 3.16 day tayo. Kaya, gapo lang muna ito, ay ayatin na tayo di lubos. Kapsak na ay ayatin na tayo na muna, hindi ako. Isu kapsak, dintag ni Kristo. Intag na ni Kristo. Tapno din ito'y natay. Nakararuwa. Kapsak. May kang itibiyag. Kapsak. Kaya itong salita ay, dintag ni kang itibiyag. Yung ibig sabihin nyo ng karoon ng buhay, yung ating kaluluwa, kausap, yung nakikiisa sa kanya. Naging nakimaisa tayo. Yan, naisimuro tayo, kausap, nagipagparte kay Kristo. Yan yung ibig sabihin na nagkaroon na tayo ng buhay dahil kay Kristo. Sa hawag ng Diyos, kausap, tayo'y, unang natin kausap, tayo'y naborn again. O tayo ay naging Kristiyano na. Dahil sa habag ng Diyos. Through ay Jesus Christ na kapsat. Na Christian tayo, na born again tayo, na kapsat, na buhay yung ating kaluluwa. Ngayon, kapsat, na born again tayo, na Kristiyano tayo, na buhay yung kaluluwa, may relasyon tayo sa Panginoon. Ang tanong, mayroon ba na tayo, mayroon ba tayo dapat nabantayan o binabantayan ngayon? Kalpasan, kakapsat na nabor na ganyan tayo, na Kristiyano tayo, nagbiyag tayo, dati na
At baka di kakabsat, meron ba tayong dapat bantayan o pabantayan kakabsat? Meron pa tayong dapat iingatan, huwag na maagaw muli. Iniingatan, huwag makuha muli. Iniingatan, huwag mapasama muli. Mapasama muli. At iniingatan, huwag mamatay muli. At baka di kakabsat, dapat nabantayan tayo. Tapno saan manin na maagaw. At akati masapon kapsat nga ang nadar kayo. Tapno saan natin manin na maguyot. Matay muli. Ito po yan, kapsat. Masapon lang kati kapsat nga ang pantay. Masapon kati di panagal na tapno han natin manin na papapadatis ka kapsat. At akati, kapsat dapat nabantayan tayo kapsat. Nanapunagin tayo. Kalpasan na nakristiyano tayo. Kalpasan na relasyon tayo. Kalpasan na nagbiyak tayo. Kalpasan na nagkakutay iting na tayo. Kalpasan dahil sa kasalanan. At nakalibang tayo tayo. Meron, kalpasan. Meron tayong babantayan. At ano yun, kalpasan? At ano yung babantayan? Yung mundo, kausap. Pero yung katisa ni Juan, yan, kausap. Ano yung dapat nabantayan pagkatapos mong nabuhay? Pagkatapos na itugtong yung relasyon sa Panginoon, ano yung dapat nabantayan? Yung pinaka-importante na dapat nabantayan mo, bigyan mo ng halaga, kausap. Yung pagkabuhay ng panuluwa, kausap. Hindi pa nagbiyag, kausap, iti kararuwa. Kapsat. Di ba kakapsat ko na kapukay isakit na malala? Yan. Nariknam iti epekto na, nariknam nga talaga iti wana. Muntik mo nga ikamatay. Tignan mo, gusto mo bang balikan? Ayat mo kati nga sublianan manin. Ayat mo kati kakapsat nga di niya manin nariknam at nagsubli manin di niya nariknam. Pinakaayaw-ayaw mo kapsat. Di niya itin lumabalbalin sa akin kaya't nagsubli. Yung kamatayang espiritual, binigyan tayo ng Panginoon ng buhay. Gusto mo ba na naman balikan yun? Kaya't kumagimanin kakapsat na sublianan? Yung magkaroon ka ng buhay? Imposible kakapsat na kaya't tayo. No, di good day, kakapsat. Di niya itimasapol kakapsat na iwanan tayo. Bakit? Dapat magpantay. Apay kakapsat na kasapulan, iti panagpantay. Kaya nga, nakaalala ka ng aso doon sa bahay. Amen? At minsan lang, hindi lang isa yung aso mo doon sa bahay. Bakit? Anong purpose mo? Magpapantay. Amen? Bakit nagbabagod ka ng napakamataan, ng napakataas na bagod? Para sa proteksyon. Paan ka din? Yan. Minsan, yun ang nangyayari sa atin minsan eh. Yan. Ba't hindi nakapunta si ganito? Ba't hindi nakapunta? Kasi nagbantay sa bahay eh. Amen? Bakit nagbantay? Pero ba mawawala? At nakatikam sa mabukaw. Yan. Gusto ka rin kausap ng mga lala, kausap na kitigard, na kitag-guardia, kausap ka na kitig na duma-duma, at nabakay na, kausap. Tapay, at napapukaw eh. Yan. Kito awan ni Agbantay, kakausap, posible ba ng manakawan? Posible, kakausap. Ang imure, Agbantay, kakausap, kinong paturog-turog. Manakawan ka dilatan. Yan. Okay, kuray mo dag, bantay kang sakit nung ima-ima. Di agbantay. Manakawan ka dilat na. Maisahan ka dilat na. Amen. Kaya nga, yung mga guardia, nakikita kung may barilyan. Amen. Yan, yung mga nagbabantay, nakikita kung alerto sila. 24 oras na hindi natutulog yan. Amen. Dahil, nagbabantay na. Amen. Kasi merong binabantayan at
kung hindi magbantahan, meron mawawala. Amen. Kung tayo ay nabuhay, gusto kong dalhin sa espiritual. Kung tayo ay buhay na, nagkaroon tayo ng relasyon sa Panginoon, kakausap, yung kaluluwa na buhay, dapat bantayan. Kasapulan, kakausap na, bantayan na ita. Yan, taabay na rin sa anong bantayan. Tulad yung wadya, kapag patulog-tulog, mananakawan yan. Amen. Kung sa espiritual, kakausap, kung saan mo mabantayan, kung ikaw ay patulog-tulog sa upuan, mananakawan ka ba? Mananakawan tayo. Sayang, kakausap, dinidindim din tayo. Yan. Sayang yung pakinabang na ibinibigay ng Diyos sa atin. Kakausap, mananakawan tayo. Kakausap, may kalaban. Amen. May kalaban. Sa John chapter 10, tingnan nyo ha. Sa John chapter 10, verse 10. Kakausap, una na to yung John chapter 10. Sino yung kalaban natin? Yan. Huwag mong sabihin yung kapitbahay mo. Huwag mong sabihin, kakausap, ngayong asawa mo. Yan. Ang kalaban natin sa John chapter 10, kakausap, ito yung pag-aaral natin, mga kapatid, ito yung continue yung tatlong araw na seminar natin. Kakausap. Parang kaslasin po na lang. Kakausap, ito. Kaslaso po, supply, kakausap, hindi nadal tayo. Hindi na minsan. Sa John chapter 10, kakausap, ano yung magnanakaw? Ano yung kaaway natin? At sino yun? Sabi niya dito, kakausap, sa John chapter 10, di man nanakaw saan mauman, nubitak, no. At takaw, ken at patay, ken at dadaki. Kakausap, bakit? Kakausap, bakit dapat magbantay? Bakit apay kamsak na kasapulan hindi pa nagbantay? At daak-akaw. Amen? Ang sabi ng John chapter 10, timan na nakaw po nang dumating yan. Tapluan niya. At dadae. Yan. At patay. Kinag-akaw. Sino ka kamsak na ito? Ni? Satanas. Yan, di niya itibagbagay ng pikausap. Ni Satanas, kakausap. Isunga, di kasapulan kakausap, hindi pa nagbantay. Dahil, kakausap, ni Satanas, nagbanta. Yan, nagbantay. Nagbanta na nga, Rudel. Kakausap, pakuya-kuya-kuya ka pa lang. Yan, amuyo kakausap, kung bakit maraming naiisahan. Yan, loabay na nakagado iti mamaysaan na kausap tulad yung pangyayari doon sa Tumigaraw. Yan. Yung taong yun, mayaman yun. Yan. Kanka na yung lumakarisip. Kanka na yung lagi nakatatanggap ng text. Yan. O kaya minsan may tumatawag sa kanya na hindi niya alam. Anon yung number, yung tao na tumatawag sa kanya. Ang sabi niya doon, susunugin ko yung bahay mo. Yun yung palaging kamsak, ibagbaga na. Susunugin ko yung negosyo. Alam mo, kamsak, parang binabalewala niya yung mga threat tayo, yung mga tawag, yung mga text, ano? Binabalewala niya. Kamsak, dumating ang isang araw, ang unang sinunog yung sasakyan niya. Yung sasakyan niya, ang sinunog. Bakit nasunog? Kausap. Bakit nasunog? Papaya kasi yan. Yan, kausap. Handa ka di, inikant importansya ni Dietre. Yan. Dingiti, kausap, tawag yung mga tawag sa kanya, yung mga text sa kanya, yung mga message sa kanya. Pinaraniwala niya kasi eh. Kausap. At pagkatapos ng nasunog,
yan, siguro nakita nyo na, kung sakali, minsan yung parang, ano yung building yun, yung kasunog doon sa tapat ng hospital? Yan. Buti ka ba yun? Di ba may nakita kayong sunog doon sa tapat ng ano, may nasunog doon doon ng malaking building? Yan. Kilala ni Katrina yun. Yan yung may-ari doon na mayaman. Pagkatapos nun, may susunod na naman. Yan. Parang naakala niya, pagkatapos na sunog yung mga sasakyan, parang tapos na. Yan. Alam niyo, yan. May threat na naman. Palaging susunod namin yung bahay niyo. Pero binabaliwala. Tama nga, isang gabi, isang araw, tupok na yung bahay. Yan. May pagpupunan ba siya? Nagkaroon ba siya ng awil? Yan, yun ang tanong doon. Gusto ko kausap, gusto kong dalhin ito sa espiritual. Kung si Satanas, kausap, trinetret tayo, pinabantaan tayo, kinakailangan ba kausap na tayo ay maghanda rin? Kailangan ba tayo ay magbantay din? Tapay, adamang sisiit, adamang sipsipot kanya tayo, kausap. Kahit na lang yan tayo sa upuan eh. Sabi niya doon, kausap, kitilin-ulitin, First Peter, ibagano niya, adamakan ka nun, niya, banbantan. Una na nga sa atin, John chapter, Luke chapter 12:11. Kaya kung saan nabasahan na ito, at naalaan tayo nga sa atin ito. Kasi niya yung Bible reading na tayo. Dito yung 11, no tinapik sa tao. 21, si Igam na gayuan iti paraanan na amin naginipukwa na at dada na si katanggal. Ginawa ba ito? Pakapsa natin, ibang pagkakuntay natin si istorya itatay. Hindi niya ginawa. Yan. As na pinalbale wala na. Pakapsa. Alam niyo si ano? Si Burigot. Yung namatay na SP. Bago na matay yun, maraming tumatanggap, maraming tumatanggap na rotet sa kanya. Siya mismo ang nagsabi. Ang sabi niya, hindi ako natatakot na mamatay. Hindi ba pagbaba na hindi ako natatakot na mamatay, basta imposible na mangyari kanya na. Dahil parang wala namang kaaway. Yan. Ang kaaway niya lang ako sa ating mga, yung parang kritiko lang kasi siya eh. Yan. Kritiko doon sa mga gumagawa nun, hindi mabuti. Yun ang kaaway niya. Pero yung literal na kaaway niya, makapsal kawan. Kapsal, hindi karili na, hindi personal na kawan. Yung mga walang kapsal, kininikritisize niya na gumagawa ng masama, yun lang kapsal. Bago yun, kapsal, nakatalong, kapsal din yung maawag ng matrek kanya. Sino niya isto niya yung asawa na, kinalangalitan, sinumpay na kapsat, hindi magpapalit tulip at ay magpadanan. Yan, na adun yung tawag kanya na, adun yung mag-receive niya kapis kanya na, kapsat nga patahin na iso na. Yan. So, si Satanas ganun din, kapsat. Yan. Ganun din si Satanas, nagbanta siya, kapsat. So, ang muna naman to, noong itinapik sa katao ko na masiigaw na Taiwan, iti pangaangan na aming nakukuha na nagdada na si Tatander. Ngayon noong may itinapikpiksa ngayon iso, kaya abakin na to, alain na to, kaya kuha na dahil iso aming naigaw na, anak, kamatalkan na, kaya bingayan na, dahil kinabaknan na. Lumagto tayo dito 24, takno alis po tayo. No iti espiritu anarugi. Una na, makaruan iti ako, magna kadagiti diso ang namaga. Dito ay una na sa rimuar. Dito ti rimuara na, iti ako, iti rimuara na. Yan. Anya ti rimuar, dali espiritu anarugi. Rumuar niya iti ako, una na, ket magna kadagiti diso ang namaga. Gaagsap-sapor iti inana. Kaya intong din ang masarakan, kunana, kunana. Yan.
agsubli ako, iti balay ko, iso marimuan ako. Tipagsublihan na, hindi na ibang bahay, hindi sa kapitbahay. No, ngayon kuna na nanonood to, nagarimuan na kabalay, isunod natin, pagsirkan na. Yan, isunod lang ito, papanan na, kakabsan. So, di kayo kakabsan, itibang ka ni Satanas, kanya kayo, babalik ako, kung babalik siya, itibaga na, katikibaray na rimuran, katikirimuran na tapang katikagbantay. Tapos, ibang tayo, isisten mo, ibradyan mo, hindi masama yun, kakabsan. Pinyo ipagbagaan, pinyo ikaw-kaunsen mo, pinyo ipagpatid ka rin, hindi masama yun, kakabsan. Pero, hindi dapat mo una mabantayan, sarili, papay, at darimuan. Amen! At darimuan, kakabsan kanya, kayo nga hindi kayo. Darkness kay Espiritu. Hindi darimuan, hindi darkness kay Espiritu. Ijay mo tayo, kusimbran kanya kayo, itibiyan, hindi panangungan, ikitaranwa kayo. Tatatan ng pagunga, sinibiyan, dapat ka din na maiwanan. Dapat ka din nabantayan, kakabsan. Tabay, mukha mo ka din na iwanan, mukha mo ka din na bantayan, mabalin ka din, manin na uli na matay. Matay, kapsa ko. At daw mo si Plena mamatay, kakapsa. Tingin nga rin kakapsa, higigay ang dapo niya pagbalunan, kakapsa. Mano, nangis, ang natalan niya pagbalunan, yung mabalbalin ang nakaya tagsubli. Kapag nagkaroon sila ng parol, sila ay napalaya. Kung maaari, ayaw nilang balikan yung pinagdalingan nila. Lalo yung nagkaroon ka ng buhay. Amen! Yan. Ang sarap mabuhay na eh. At minsan sinasabi ng tao, ayaw ko pang mamatay. Dati, ang sarap ng buhay. Amen! Minsan sinasabi natin, gusto ko nang mamatay. Minsan sinasabi natin yun, pero kapag nag-isip-isip tayo, ayoko, sabi natin, amen. Minsan na nandyan yung tali, pagbibigti, minsan nandyan yung insecticide. Pero kapag nag-isip-isip tayo, tignan mo hindi natin itinutuloy. Bakit? Ang sarap mabuhay, amen. Yan. Sa spiritual, kapag tayo ay buhay sa spiritual at naramanan tayo, na-experience tayo, kapsa. Dili si Biblia, dili kararuwa, dili ang relasyon tayo, hindi ako. Di man ang maya. Yan, kakausap. Di man ang pintas. Kakausap, dili ang relasyon mo, hindi ako. Amen. Yan. Nano, ang relasyon mo, hindi ako. Ang mo, kakausap, na napingsaka, hindi ako. At damang problema, at asakit mo man, alam mo na hindi ka pinapabayaan ng Panginoon. Amen. Kahit lumayo kayo man, kahit saan ka pumunta, nandiyan yung mga nakakatakot, kapsat, at dapat din mabalik mga tandanang pika, kaya noong mo na agali Diyos, kapsat, hindi ka doon ang tandanang mo. Amen! Tignan mo, kapsat, mo ako ni Diyos na mga katuwa. Ang katika, kapsat, na agatibutin mo kita, agatidanan mo kita, amen! Mabalik, kapsat, ayabang aming nakarubang, kaanakan na magkikaitating na magbantay, hindi ka tamay, ang mo kami na handa ka magbantay ni Diyos. Kasi kaya kakamsa. So, ano anong nakakamsa? Hindi ako among na the guidance iti Diyos ka kahit sa labas ka natutulog. Hindi na atan ko rin rin. Narawa kami nakikita. Kakamsa. Ang kami nakikita dito ko rin. Yan. Bakit kakamsa? Nakantid kami. Kakamsa ka among na the iti Diyos. Kamang bantay kakamsa. Ang hindi ko kakamsa, kamong naawan iti ako rin kahit umay man po nila ang iti pusa. Yan, ang kadeng, yan, sa pali iti panunod iti ruangan, sa pali iti panunod kakapsat, iti tawa, yan. Ang emlo kakapsat, kambong kay Diyos, iti kadwa, puro man daw sa nakalukat, tiritaw mo, amen. Puro man nakalukat, iti tawa, yan, ako kami na damang barbantay tinga, yan. Kasi dyan kakapsat, iti katalgan, hindi, among kakapsat nga, at da, kakapsat, mangbangbantay kakapsat. Yan, isuma ko na ng pikapsat. Bakit dapat magbantay? Dahil, ni Satanas na kapsat, babalikan kita. Sublin ka. Kaya di niya kapsat ka pa ng sublina.
yang mababalikan kita kunana. Yan. Adun ka kausap, iti na experience tayo. Yan. Marami na bang binalikan? Ang church noon, punong-puno. Pakapsat, mapunpuno iti church. Yan. Pero, adun ka din iti binalikan, sinubyan ka kapsat ni Satanas. Yan. Di niya kakausap, hindi ko na natol. Ano ang kanyang banta? Di niya ko na nakausap. Niya din yung banta na papatayin niya ang ating kaluluwa. Meaning kakausap, pagsatin na di generasyon. Yan. Ikatin na di generasyon tayo kakausap. Di niya ako. Tapan, sa anong paraan ni Satanas? Sa papaanong paraan, anya na kini paraan na kakapsal ni Satanas na pangpatay ka niya kayo. Pati purpose na lang kakapsal, hindi ko eh. Dadaunin na hindi rin rasun eh. Hindi na biyag na karalwa kayo, hindi kayo kakapsal, titipin na. Hindi kayo itipatayin na kakapsal. Kaya anya iti paraan na. Kaya paraan na po na nasimpre sa paraan hindi natin mamamaraya. Iwagas na kakapsat na pangpatay kanya kayo hindi sa hantay na magmaglaw. Hantay na mapukutan. Kakapsat, iti pangpatay na kanya tayo. Tanong kami kakapsat na piksa tayo, mahirap tayong maisahan ni Satanas kung tayo ay malakas. Saan na makapunto, kakapsat? Saan na makaiskot ni Satanas? Itibiyan tayo kakapsat doon na piksa tayo. Kakapsat, maka-strike ka rin? Naan? Kausap. Noong muna kakausap na at baka yan di partay na napiksa. Aan nga rin? Kaya kakausap pagpiksa, iti pangsukuran ng ika. Amen? Noong dito, di kakausap, noong muna din yan di pagkapuyang, din paglapitang, ijay na sumrit isuna. Yan. Iso nga rin kausap, amin ko mga abang dapat pikapang. Yan ang banta niyo, nangyengengi. Papatayin niya ang kaluluwa. Bigay ka sa kiti dadalunin na sa anong paraan? Natural ka sa bigay paraan ka sa saan tayo na mapukuluan, saan tayo na malasin kakapsa tapno maisahan na tayo kakapsa ni Satanas. So ako na natural kakapsa di paraan na umuna pakapsutin na uno pahinain niya ang ating naluloko. Yun ang muna. Yan. Pakapuin na. Kapsat, yan. Pakapsutin na. Di niya karaluwa tayo. Kapsat, naan niya kawagas. Tapno kumapoy. Di niya karaluwa tayo. Di wagas na, muna na to, itututok ang ating atensyon sa mundo. Dili kapsat, iti purpos na. Ta, handa ka na babalik kapsat. Handa tayo kabala nung napiksa tayo eh. Yan ka kapsat. Tati ko na nung iti may sanga tao kung napiksa ko na kasi ikaw na kayo at ibaray na ko na na haan na makadupir di ang katakaw. Haan na makasidente haan na makasidente iti kalaman kapsat. Isumatay ko kapsat iti paraan na. Iti paraan na ko na na niya ipokus na ikitao kada itinubo. Kapsat. Di yan, kapsat, iti pag-ipokusan na. Ayan o. Nagpintas itinubo, kapsat, yan. Yan, teta, kapsat, iti aramatin na. Nga ita, kapsat, iti pag-ipokusan tayo. Kapsat, iti atensyon tayo. Nakasinsigaw narod, makalit na karimlimak narod. Amen. Itinubo. Maka-attract narod itinubo. Kapsat. Benta kakapsat iti pangipukusan na kanya tayo. Yan, ibisi na tayo. Kakapsat iti lumo. Di niya kakapsat iti may isang paraan na. Yan, ibisi na kay itarabaho na tarabaho. Ibisi na kakapsat iti kankanahin na panagbasta sa kankanahin na panagadadaw. Hanggatapis kakapsat iti gali. Kakapsat. Hanggatapis di ba ng tarabaho?
Saan manatas kakapsat iti panagadam? Saan manatas kakapsat iti panagambisyon? Saan manatas iti panagpangarap? Ngayon lahat kakapsat, hindi ko ba inisiputan tayo pakakapsat kayo iti paraan na tatlo kas tatlo pakapsutin na. Yan. Tignan mo kakapsat ha. No, itimay sa kapanag na isutipuktukusan tayo. Kasi lang natin ka, itatakan, hindi ka naman mo kapasyahan. Yan. Hindi simpang pa, itatakan sa atin, hindi nagpapo, dyan, abroad. Yan. Hindi, pasyahan. Italatang, italatang pasyahan. Panyaburakan, yan. Napanditakaitan, yan. Hindi yan, kamsa, di ba? Yan. Makalawas, makaburan na italatang ito tutuham. Yan. Maglaw mo ka din, kakabsak na kumapoy, dahil takaluluan mo. Itimay sa mga tao na nakatutok ka dahil tanga tarabaho kay talatan ni Aramidin na imposible kausap nga hapong mga maglaw at umapoy dahil takarapwa. No dahil takuman isulap kami ito tutuha o pupusang kausap. Dahil takarabaho, anang talon hanggang tapos na ibang baga kausap. Ngayon no dahil ito kausap, iti atensyon mo lang isulatan ni Panginoon iti oras mo, panahon mo, italatan ang hingganan na nag-edad ka. Imposible na hanggang umapoy kay kakarawan ka na-experience ko. Na-experience ko eh. Tataka di ka kung saan nag-ibagbalak na experience tayo kasi. Di na yung magpupokus tayo itimay sa kabanat. Naawanin ka kung saan din yung pangkaluluwa tayo kung saan kita. Umapoy ka din yung kararawa tayo kung saan. Yan. Imposible na saan na umapoy. Kapsat. Nung dahil kakapsat, iti nakatutupan. Takabal ang kapsat, kanyang dipanggap na. Tapos pakapuyin na lang na yung kararawa tayo. Kapsat. Anyabay, kapsat. Yan. Anyabay. Ipapakita niya ang mga nakakaakit sa mundo. Yan. Bigay ka kung saan. Ang ipakita ka kung saan, kanigigan, makapakapang. Dito ay ka kung saan, lubong. Dito ay kung saan na makulay. Kung saan. Tabuyo kung saan, iti mundo, iti lubong, tas naginap, iti kwarta data. Tanganin mo, makita ang dilirimat, nakikilap na nakapagbabago ng desisyon eh. Amen! Yan. Nakapagbabago ka sa atin yung desisyon mo. Nakapagbabago ng puso. Nakapagbabago ng isip. Amen. Nung makitang dalita, ang kami, yan, nakapagbabago ng ugali ang mundo, ang material, ang kayamanan. Nakapagbabago. Amen. Yan. Muapay ko na kakapsat na nakapagbabago. Nung wala pa yan, mahirap pa ang buhay. Yan. Talagang napakabait. Pero nung umaangat na yung mga kayamanan, material na bagay, sumasama na rin yung ugali niya na nagbabago na rin. Isungat ko sa rin ni Satanas kakausap, agipakita na dagita makapaapak. Agipakita na dagita makapaapak. Ang ipakita din yung makapaaraw si Diring na. Amen. Ang ipakita din yung kaya umot ka aramidon. Yun ang pinapakita niya. At kung yung nakikita mo yan, sana pupunta rin ako dyan. Amen. Yan. Kahit wala sa isip mo eh. Kapag nakikita mo yung isang bagay, kailan kaya akal pupunta dyan. Amen. Yan. Uray karkarta yun ako mga awan yung tipuso mo nung panunod mo kapagsak. Ngayon ka po, kadigitin, anong makikita? Kakabsat, trok, kadigitin, makita, kadigitin, mabuya, kadigitin, may istorya, kitarin, kakabsat, katarapaan ka. Amen. Yan. Kung yun ang iniisip ko, kailan man kaya pupunta doon? Kailan ko kaya makatarapin doon? Kailan ko kaya dadalhin ang ating pamilya doon? Amen. Yan. Tapos dyan, kakabsat, itiwagas na. Yan, ngayon best ka, sa kailan mo kaya yung pamilya ko madala ko doon sa spiritual? Wala na! Kailan kaya yung asawa ko madala ko doon sa spiritual? Wala na! Amen! Yan,
imapaw, ipisin mo na yung kapsat. Kadir kayo yung kapsat, talikan kayo ang ating mga nakikita. At nunday ka ng kapsat, itinapan kanya kayo. At decrease ka rin spiritual mo, bumaba ka rin spiritual, bumaba kapsat. Ijay kapsat, hindi niyo wakas na. At hindi naman masama. Amen. Tama, hindi masama kapsat. Pero yung minsan gaano kadalas. Amen. At kung palaging madalas, nakakasama, nakakamatay. Amen. Yan. At ayaw mo namang mamatay muli yung iyong kaluluwa. At kung ayaw mo, huwag. Amen. Huwag kapsat. Dati control. Yan. At dati kapsat hindi control, kaya tayo kapsat na i-control. Yan. Kaya tayo kapsat na limitaran. Hindi ka kapsat. Aramate mo lumagas ni Satanas. Kapsat na magdagdiran yan tayo. Ako, kapsat, kapag minsan dumating sa akin yun, minsan nakapag-isip-isip ako eh. Yan. Bago ko pasukin, kapsat, yung isang bagay, bago ko desisyonin, minsan iniisip ko kung ano yung pakahantungan eh. Ganun ako eh. Kasi dyan ito kususarit, kapsat na agbantay. Yan. Pero yung mga iba, porke kakilala, yan, porke kaibigan, kakapsa, hindi mo man lang isipin kung ano yung gagawin na ikasasama yung kaluluwa mo. Amen. Yan, may mga ganun eh. Porke kapatid, yan. Porke kakapsa, relative, yan. Hangga man lang aware kakapsa, ito. Hangga man lang aware na, yan, matataon na talagang kararuwa, matay na talagang kararuwa, punuhan, hango lang makunan. Amen. Minsan nangyayari yun. Kapsat. Ang hirap pa naman tanggihan. Lalo yung kasama sa pamilya. Yan. Hindi bagay lang sana kung sila ay mga Christian, eh kung makalaman. Yan, kapsat. Bakit? Hindi ba tayo away? Yan, kapsat. Kasano na iba katay at bantay tayo? Paano natin mababantayin yung ating kaluluwa? Kung ganun, kapsat, kaawang man lang, kapsat, kasla pa nagbanag tayo, kasla kumapanag, nulugan kumang, kakapsat, agredus ka. Yan, kitaray na. Yan, kas dyan, kapsat. Ako, ako, hanggang matiro. Yan, ulan man ganun, kapsat, kutay ka, asawang man, anak mo man din, kakapsat. Yan. Pagkatalaan lang, kitarapuan mo, kakapsat, kitarapuan ka. Yan, umiran yung pagbabantay. Yan, bakit? Meron ka ng buhay, kakapsat, na kay nalaamod at daan-an na damon na si Bibiyak, kakarawa. At yung si Bibiyak, kakapsat, data, haan nga mabalik na, kakapsat, lalo na nakay data, at pagbiyado mo rin, haan nga mabalik. Alam nyo, kakapsat, iti panangbiyak, iti ako, iti karawa, tayo minsan lang dumating yan. Dati patay tayo sa kasalanan. Kakapsat, kaya nandiyan si Kristo, binukay tayo muli. Kapag namatay yan, hindi na mabubuhay yan. Maminsan lang, nagdindan kanya tayo yung buhay ng ating kaluluwa. Kapsat, isumaday kayo, hindi dapat kapsat kapag ingatan tayo. Yan, isumaday ito, inuwagas na, naparaan na kapsat kanya tayo, na minsan na kapsat, tapno, saan kayo nanganipan, itutok na kayo, itap. Ang matapos pa nag-ambisyon na kapsat. Kaya ang pangarap, hindi dapat kuman. Ang unang ambisyonin kung paano ako makarating sa langit. Di kaya kumakapsat. Yun, isunod mo na yung ambisyon dito. Pero huwag yun dito yung priority mo, kapsat. Yun, priority doon kung paano ka makarating doon. Kung paano ko madala yung pamilya ko doon. Kung paano ko madala yung kapatid ko doon. Yun, kapsat. Kung paano mo madala yung anak ko doon. Ang kakausap niya rin yung marating na, na rin ang natungkutan kapsat, iti posisyon. Hindi masama yun. Kaya lang kapsat, di ganyan minsan, iti paraan, kung sabihin ni Satanas, tapno pakapuyin na, kapsat, di ganyan na tayo. Kito na kapoy tayong kapsat, iti mundo, kapsat, iti nakatukupan tayo, natural, hihina yung kaluluwa. Amen! Natural, kapsat, buti nakatukupan tayo, dahil mundo, dahil ilupo, hihina, kapsat, hindi kararwa, napunta saan mo, namakmangan.
Amen. Kaya ito nakapo, dahil ito nakarawan, no, at agarin yung paing ni Satanas, kakapsat. Alis ko tayo ng sunog. Tapay, nakapo tayo. Kakapsat, tapay, hapo ka ng pangalan. Kakapsat, ito, tayo tayo, kakapsat ang mundo, yung pang-pisik, ang latan. Hindi niya karamuha kayo, kakapsat, awanin. Kakapsat, isang manakap kapoy. Isang ano, at dandun paing, kanya tayo, kakapsat. Nakalalis ko tayo, kakapsat, isang sunog. Amuyo ko sa Samson, alam natin yung istorya ng Bible, siya ang isang pinakamalakas na karakter dito sa Bible. Alam natin yan. Ang lakas niyang 1,000 tao ang kanyang lakas ni Samson. Napakalakas kakapsan ni Samson. Pero bakit kakapsan? Siya ay napakalakas pero dumating sa kanya siya ay napakahina. Alam niyo, kung bakit isuna kakapsat, no apay at timapoy at timapoy isuna. Kaya tinuntutukan ng aming latan, tinuntutukan ng aming latan kakapsat, yan, hindi pa panigil ni Palestina. Yan, di pa papanan na dyan, meron diray na doon. Yan kakapsat. Kaya natan yung tinuntutukan na, ardaw, hindi yan natan, ardaw, rabi, hindi natan tinuntutukan ng diray na itibiyan na. Yan. Tignan mo to ang nangyari sa kanya. Dahil doon ang tinutukan niya yung Delilah sa buhay niya, tignan mo, nahulog siya sa kalaban. Nung pinainan siya, nung ninakaw yung kanyang lakas, wala siyang kalakas-lakas na mag-against. Bakit? Humina na siya. Amen? Kasi iba yung tinutukan. Yan, nakapsat yung Delilah, yung Vietnam. Ano yung Delilah sa espirituan? Yung sinabi ko kanina, yung mundo. Isuligay kapag sa tinututukan pa yan. Ang dami. Minsan yung derela natin, yung pera, minsan yung mundo, minsan yung profesyon, minsan yung pakinabang, yun ang mga derela. Kapag sa pagamat, kapag sa nagitahan na dapis. Ngayon, no, iso kapag sa data iti. Ayan, tipokus tayo. Iso tipong tiriya kapag sa. Yan. Mamamatay ang ating kaguluhan. Gustuhin mo man o hindi, namamatay, mamamatay. Kakapsat, bakit? Yan, hindi mo na napapakain. Tayo man. Madalang tayong kumain, kakapsat. Yan. Palagi na tayo, kinakain natin, lugaw. Lugaw. Ihina tayo. Amen. Ihina, kakapsat. Parang sa physical yan, parang sa literal. Na kung hindi ka kumakain at bihira ka kumakain, kapsat, makakaroon ka ng sakit. At kung makakaroon ka ng sakit, bihina ka. Amen? At kung mahina ka, kapsat, tignan mo, hahantong sa kamatayan. Sa espiritual, ganun na ganun. Kapsat, hindi pwede yan. Pahinain ka muna. At kung ikaw ay mahina na, kahit kunana ulit, patulit, uyutan na ka lang. Kung bakit mahina ka na eh? Kapsat, eh kung malakas ka, kung ay kapsat at totoon, kahit patong-patong na Yolanda, kapsat hindi ka matutong bakit, nasa punto na ikaw ay malakas. Nasa punto kapsat kay sikat at natingkir ka. Kapsat ka, hindi darating si Satanas kung ikaw ay malakas. Isungawag ka sisiyon na, isungawag ka manbantayan na ka, paintulo ka kapsat, manbantayan na ka, siputan na. Di kapsat ay aramidin na hingga. Tadiyay ka sa itiwagas na, tapukas tayo, ijay mapakapuyin na. Tayong doon nakapuy ka, ang kamanang nanganay. Tignan mo, mahina ka na, kausap. Kayang-kaya natin, kausap, isang taras. Pinapatay yung kaluluwa, kausap. Ano pa? Paliringgan tayo ng mga masasarap na atak. Diyay ka sa itibay sa paraan. Dito ibang baga kapsat, kinakasim simple. Kapsat, kaskaray maglikaw-likaw, kapsat, dito ibang baga. Ngayon minsan kapsat, dito itikaslamay sa kaparaan na. Tapno, pakapuyin na din yung kararuwa tayo. Ikimay sa kapsat, kapang pakapuy na. Dito. Paparinggan tayo ng mga masasarap na aral na masarap at pabor sa laman. Kaya natin. Gusto naman natin dahil ayaw natin yung nasisikil. O, tignan mo. Yan. Ayaw natin yung nasisikil. Ayaw natin yung nakokontrol. Ayaw natin yung natuturuan. Ayaw natin yung nasasaway. Ayaw
ayaw natin nung nadidisiplina. Kaya kuna na, itimay sa paraan na kuna na ito sa agipangan. Yan, palirindan tayo kuna na yung masasarap na aral. Yan na kapsa. Anya kapsa, itiwakas na minsan. Minsan, na kita mangmangin tayo, di kita mabuya tayo, di kita mangmangin tayo. Tignan mo kapsa, aming na mabuya tayo, aming na mangmangin tayo. Tignan mo yung mga aral nila, ang sarap ah, di ba? Yan, pihira ka kapsa, di kaya behavioral knowledge, ni iadalda, pihira. No, di kaya di kapsa, di kaya ka na yung mangmangin mo kapsa, kaya radyo, kaya di kibi, kaya di duma ka kapsa, ka grupo, di kaya na yung mangmangin mo, salvation, salvation, kapsa. Tama, kailangan yung salvation. Pero, hindi yun, kapsa, ikikumununa, kapsa, na makuha-dikerti, na masusuro tayo, maadaw tayo, hindi-dikerti, hindi pa nang pagbalik. Yan, kapsa. Hindi pa nang tanggap ang dali, pero yung pagganap ko, yung tinanggap ko, yun ang mahirap. Yung pagbabago, ang hirap pa yun. Kapsa, nag-riga. Uray siya, kapsa, nakat-adot, di ba malipang, nakat-adot, di kaya kung matalimahan ni Bidya. Yan, nakat-adot, di mali, nakat-adot, di kagurguran. Yan, minsan nangiinis ako, minsan sa sarili ko. Yan. Ang hirap kaya, kapsa, nag-rekat at talimaan. Hindi niya yung kakapsa. Saan na ipanglog ni sa alas kanya kayo nudidot din kapsa ti ipang panglog na diya hindi kaya adal na kas dyan ang Diyos na natol ay ang Diyos na natyan ayat ini Diyos ang lawak ng pag-ibig ng Diyos ang lawak ng unawa ng Diyos kung kunada kung gaano palawak na natyan ang yung dagat at ang mundo ganyan ang kalawak ng Panginoon na kahit nagkakasala tayo, araw-araw nagkakasala tayo, basta na sa spiritual tayo, basta na sa fellowship tayo, magkakaroon tayo ng kaligtasan. Ang sarap pakinggan daw. Yan. Pikigay, kapausap, itin, wala na nga panglumakangag tayo, hindi na pintas na adal. At kung gustong-gusto mo naman, kasi maluwag, amen, maluwag na, hindi ka pa nasisiki, hindi ka nadidisiplina, hindi ka natutuwa, kakapsa, yan, nag-i-spiritual ka pa. Ang sarap na. Tulad yung mga iba, kakapsa. Yung mga ibang grupo, kung bakit minsan yung mga ibang grupo, kakapsa, ang tayo na katagigis ang salinina. Kasi, kakapsa, handa kaya dinasigil. Yan, handa kaya dinasigil. Street one. Yan, tulad yun, lumipang doon sa highway, kakapsa. Iisa kami noon, iisa yung araw. Kakapsa, pero nung dumating yung aral ni Kristo, hindi aral ng tao ah. Yan, hindi yung tinig ng tao. Nung dumatong, kakapsa, iniimay, kakapsa, tinikatal, itiabo. Yan. Ayaw namin ang sisipin. Ayaw namin yung masyadong mahipit. Gusto namin yung masarap na aral. Yung spiritual na pwede lahat. Yan. Yan ang gusto namin. At alam mo, kung gano'n yung mga prinsipyo natin, nakamamatay yung ng kaluluwa. Amen! Nakamamatay ng kaluluwa, patamat yung physical ay buhay. Pero kapsat yung kaluluwa ay patay na yun. Yung sinasabi ng pelikula na, yung walking dead. Di ba may pelikula na gano'n? Yung patay na, pero nakapapatay. Parang nakaka-imposible ano? Yan. Yung nasa pelikula, yung walking dead, patay na sila. Pero bakit pumapatay sila? Amen. Pwede ba sa spiritual i-adapt natin yun? Pwede. Baka na buhay ang kanilang physical, pero patay ang kaluluwa. Kakapsa, mamamatay ka, mamamatay din kaya ang kanilang, yung mga diligay nakakita kanya na, umatay na. Makamamatay sila. Kaya yung kausap nila yung ibang baga na ito. Papalinggan ng masasarap na aral at pabo sa laman. At yun naman muna na. Gusto naman natin dahil ayaw natin nasisikil, ayaw natin nakokontrol, ayaw natin natuturuan at ayaw natin nasasaway at nadidisiplinahan.
sa 2 Timothy chapter 4 verse 3 and 4, may tanto muna natin ang doubt. Kung na dyan, nga dagiti pagdengay ko na, dagiti tutuma, handa na maanusan iti nasaya at nasusunod. Yan. Handa ka maanusan, kung na nga, di kayo makakabor again. Di kayo nandiyan iti kararwa, di kayo mag-maintain, ibiyak iti kararwa, handa ka maanusan. Ano yung di kayo mag-maintain? Di kayo disiplina, di kayo pagtuturo, di kayo pagsaway. Takot sa, di kayo mag-maintain, ibiyak iti kararwa. Yan. Ano pa, kapsan, iting paraan na itidiskurahe tayo ni Satanas sa mga negatibo nating nararanasan. Paano gagamitin ang bibig o salita ng mga makalaman natin kapamilya? Yan, uusigin tayo. Yan, itaganus na tayo, kapsan. Yan, bigay mo sa iti paraan na. At kanayon ka tayo tayo itang papanang. Tignan mo, may mga ganon, kahit sister, kahit brother, kahit kapatid mo sa spiritual, minsan nakakarinig tayo ng ganon eh. Kakabsak, bakit? Hindi ba kayo nagsasawa? May mga ganon, di ba may mga ganon? Yung narang ang inetenderan mo, pero ako hindi na. Yan. Buti yung mga kabrother ko, yung mga kasister ko, yung leader ko, palagi akong napupuntahan. Ako hindi na. Hindi mo na ako nakasigaw. Hindi mo na ako napapaliguan. Amen. May mga ganun eh. Kalaw sa akin. Kaya uusigin ka. Yan. At minsan, kasi kalaw sa akin, hindi magbagin tayo. Akala mo, akapi mo yung para ay hindi. Yan. Ano pa? Gagamitin niya pati mga kapatiran na mga na makalaman. Gagamitin niya pati mga kapatiran sa pagkakaalam ay tunay na talagang kapatid, pero hulaan kapatid pala. Yan. Yung nagagamitin niya, kakapsat. Dikit yung sarili na, kung nanggap ko kapsat, dikit niya, sinang kapsat, sigong di ko na yung Galatian chapter 2. Yan. Nung di niya amon, kung nanggap ko kapsat, nakasla, kakamping, isundi niya yung sarili na, at tagayan, kung nanggap, isundi niya, dikit ay hulaan, ulo, sinang, kapatid, Galatian chapter 4, Galatian chapter 2, verse 4. Kaya kung na nag mag-ingat sa kanila, kausap, kailangan yung pag-iingat, beware, kausap, sa kanila. Yun ang mga paraan niya, kausap. Gagamitin niya yung akala mo ay kapatid, gagamitin niya yung akala mo ay sister, yung pala, ito yung pagbagal na iligala siya na sinangkapsat. No, sinangkapsat, hindi pro-less. Yan. Ayan, hanga pro-spirit, but pro-less. Nakapsat. Di ganyan itong sarili na. Di ganyan ang namahal na kadwa, ng namahal na spiritual, isong ipakakitaan. Di ganyan, nakapsat. Kito di ganyan ipakakitaan, may kaganas mo. Amen. Kasi minsan sa isip natin at sa puso, ang inilalagay natin sa isip natin at puso natin, kung kapatiran, ay natural yan ang makikita ko sa kanya, positive. Yun kasi ang iniisip natin eh. At minsan, nakapsat, dahil yan ay pananak, hindi tunay na kapatid, gagamitin ni Satanas na paraan yan para painain tayo. Nagigay, naka-imposible na makita ang kanya na magmumukha kanya na tinirumon itiniwag ng agbalin na kakapsat posible. Hindi may katiliganas mo. Hindi nang tamaan lang saan mo na makita magmumukha kanya na na negatibo makita ang nagmumukha mo. May katganas mo dyan. Amen. Na ang hihina ng ganun. Tawin yung leader. Yan. Hindi yung leader nakakakakakap sa tinirespeto ang kanya na taas kakapsat. Hindi niya mangangkit-kilang kanya. Nangit-kilang iso niya makakita ang tignan mo kakapsat. As kalamay tiklo. Yan. Parang ang manghina. Sigida ka na umapoy kakapsat. Ganon kakapsat. Hindi niya itibay sa kawakas na. Yan kakapsat. Andiyan pa kakapsat isumaran mo. Gagamitin ang bibig o salita ng mga makalaman natin kapamilya. Sige tayo. Ano pa? Gagamitin niya pati mga kapatiran makalaman at tunay na
gagamitin niya pati mga kapatiran sa pagkakaalam ay tunay talagang kapatid. Pero bulang ang kapatid pala. Susunod, mga nakakatisod na pangyayari sa iglesia. Mga matatagal ng kaanib na nakakakitaan ng hindi magandang halimbawa. O, dito ko sa titiyo sa lahat. Manya ko, hindi na tayo, hindi na ba yan? Hindi na kausa na makakita tayo iti negatibo kanya na. Isa nga, antay ka kami, hindi panunod tayo minsan. Hindi puso tayo kausa na noon niyang pwede dito, nabayandan, matanda na, matagal na, sila ka nakakitaan, huwag, kakausap. Taminsan, kung saray kakausap, itigablo, kakausap talika. Minsan kakausap, maisahan na tayo ti kalaban. Tapno makita tayo ida kakausap. Minsan, hindi yan. Yan. Tapno hasta, wagas na nga magpakapoy namin. Hindi lang mo dito po, dahil pakapoy na tayo. Tahan na tayo, namabalik na mapatay mo, hantay kumabong. Isong nga dito yan, kakausap, hindi posible na ma-encounter tayo. Tapno, ikatang na dito yan. Yan. Katinalan mo din yung ganas mo, hindi gagal mo eh. Ito nun ay katigyaganas mo, nuno respeto ka din yung katao, kita mo kausap. O ang ganas mo din ay spiritual. Amen? Ang daming ganyan. Nakatalo, hindi ka sa kausap. So ano, sa akin tayo, mamakawat at hindi makunan, makanagbantay, ay ganyan maano na tayo ah. So nga dapat kausap, nasipot tayo. Amen? Narain tayo, itiwas, tinyaglo, tapno, basta ka kausap, haan na dundel kanya tayo, diyan pa nagkapoy tayo, kausap. Nag-read at kausap ni Bumano, tandaan ang tayo tima. Naglakad at sapsap, hindi niya pa nagbangon, panagluber, nag-read. Amen. Hindi pa itiklog ka, nag-read at hindi Bumano. No, panagkapoy din ang espirituan, nag-read at pagpudot. Amen. Nakalimlig at kausap. Isunod din niya kausap, hindi dapat nagwardyakan tayo. Yan, anya pa, itinukumpara niya ang mga kalagayan sa mga nasa mundo. Sila'y mas masarap ang buhay nila, nagagawa ang gusto o nakakamit ang naisip. Yan, nila. Tigilan ko sa itipangikumparaan na kanya tayo. Ibakit tayo, kausap, papayag naman tayo na nakikukumpara. Samantala, ang sabi ng Biblia, maiba tayo. Amen? Yan. Pero ito yung paraan ni Satanas. Minsan, kausat kanya tayo. Nagkikumpara. Tignan mo ang buhay nila. O, tignan mo sa kanila. Minsan, ganun eh. Nadangarun na kayo bagay, kausat. Minsan nakikita, ba't ganun ang buhay nila? Yan, hindi naman sila Christian. Pero, tignan mo, ang gaganda naman ang buhay nila, ang yayaman nila. Bakit? Ganun ba ang gusto ng Diyos na gayahin natin sila? Sabi nga ni Kristo eh, dapat po na nga maiba kayo. Una nga, handa kayo na may lasin, una nga, handa kayo di adalak na may parehas kayo di mundo. Isunod ka po na, handa kayo na umabulay itinubong. Saan kayo na umayon? Nung di-gadi, una nga, kung praong itinubong. Amen! May sabali tayo, kapapsa. May duma tayo. Tinitibagbaga na dito yung kausap. Pero ito naman ang ginagawa ni Satanas. Yan, ipumpumpara na dinibiyan tayo yung isabali. Amen. Yan. At minsan, pumapayag naman tayo. Hindi lang natin alam, kausap, paraan ni Satanas yun. Tayo ay ma-demoralize. Amen. Yan, kitaan kausap, nakakalis ito, bago pa. Yan, i-desisyon kayo. Noong nadigigay kausap, namangod tayo. Kwan! Kaya nga sabi ka sa Pablo doon sa Colossus chapter 3, huwag kang tumingin sa baba, kundi ang tignan mo doon sa taas. Amen! Ano bang natitignan mo doon sa taas, buwan? Yung between. Yan, tama. Kapsa, kung makikita. Pero kapag sa taas, kung spiritual yung pakinabang doon sa taas, huwag dito sa lupa. Amen! Pero ang tao, titingin sandali, pero nakababad sa mundo. Amen! O tignan mo, turang sa mundo, nakababag yung puso, isipan mo yung mata mo. Tignan mo, mag-demoralize ka. Amen? Ihina ka ba? Ihina. Yan, kapsak. Panawag tayo, kapsak, tignan. Kung tutuusin ka, kapsak, napakarami, kapsak, itipang puspusan mo yung paraan ni Satanas
kakapsat. Nung may samay sa akin tayo kakapsat, iti para anak, iwakas na, uray kakapsat, may sundi-sundi, uray kabulan, kakapsat, hantay na kaya, kakapsat yung maibos, iti paraan kakapsat ni Satanas. Kanakan, ano kakapsat? Iti paraan na binibigya. At marami din ba na nagkakapsat ang naiisahan ni Satanas? Ito yung kakapsat, pinakalatgan hingit eh. Hindi ito yung kakapsat, hindi nakasasayang. Yan. At nawa, huwag mangyari sa atin ito. Kakapsat. Sa mga maraming din mapasama kakapsat kanyang ngayon. Panapad, ano iti na may saan na? Yan. Bigay kakapsat, hindi nakalatgan hingit, nakasasayang. Nakalulugan. Nakalado kapagsak itinimnan ni Satanas. Sabay kapagsak sana maaraming kapagsak kanya tayo. Imposible. Hindi mangyari na ito sa atin basta tayo'y maging mapagbantay. Amen. Antay na may saan. Yan. Lo alerto tayo kapagsak. Yan. Antay na rin yung legend na pangbantayan tayo ay awal di mapukaw. Amen. And yung lupo po, kakapsat, yan, pakampakampente tayo, kakapsat, negligent tayo, kada yung kaluluwa, kakapsat, na dapat kapsat. So, tigwa po at yan, tayo, takaw ni Satanas data. Yan, di panang takaw na, unana, patayin, unana. O, tignan mo, okay lang, kakapsat, di paralyze siya. Kimhaan, kakapsat, eh, patayin na, talaga. Terni killer ko talaga kapsat ni Satanas. Yan. Patayin ko na na. Sobrianan ka. Ano na? Pangkapatayin. O. Hindi kayo kapsat. Itibanta na kanya kayo. Tapos, handay pala kapsat. Handa. Nakaamang kapsat. Tanong ko na ito. Kapag mahina na ang isang Kristiyano, mas madaling nalambayan niya itong papatayin, mas naalisto na kami kapagsat papatayin nung nakapoyin itimay sa mga Kristiyano, kaya kung masalita ay kapagsat. Nung nakapoy kapagsat itimay sa mga Kristiyano, yan, alisto na lain ka din kapagsat papatayin, hindi karawa tayo. Kaya kung masalita din ay iyatayo na tayo, ihiwalay na tayo sa Panginoon. When saan? Nung nakapoy tayo. Huwag kakapsak. Nakakalisto. Amo yung kapsak ni panangyayari ni Satanas. Hindi na kilometro. Ang nabiliti magaw at muna. E aramitin na nung nakapoy tayo yung kapsak. Kaya talaga awan signalin ko tawag mo man. Yan. Amo mapawagan hindi ako. Hindi ko pag-ipanan ng kamilya-milya. Ipangyayari mo ang nakapsak kanya tayo. Di yan. Nung nakapoy tayo. O, pero mo na yung kapsat. Kilong-kilometro ang iti panginayuan na kapsat ka niya tayo. Iti ako, di kayo kapsat. Iti pagdaksan na. May katuwa ka sa utsod kapsat. Ano ang kapanganiwan kung pagdaksan na kapag hindi nagbabantay? Anya, iti mabalik kung posible kapagdaksan na negatibo kapsat no saan tayo na ang bantay. Dati kapsat, iti maunin. Dati ilas. 10:30 iti oras tayo. Mga palandabi ko sa tabiit namin. Ano ang kapanganiban kapag hindi nagbabantay? Number one, titirhan muli ng mga masasamang espiritu. Ano ang sabi kanina sa Salong chapter 11 sa verse 26? Sabi niya doon, at sobrinat na na yung dibalay ha? Rimpuanat. Saan babalik? Ibang bahay? Hindi. Kung saan siya lumabas, yung masamang espiritu, yan, doon siya papasok uli. At kung papasok siya uli doon, isa lang siya na lumabas. Pero ang pagbalik niya, meron nang ilalala. Hindi ko sa itipanganib na. May sa espiritu, una na, i-reworking ka. Ngayon, una na, itono, saan mo mabambantay ang itikarawang kitnawayan ni Satanas, una na nga, sublinang naka. Dili,
may sarang karimuan ting kamunanan. Ang subli na doon pangitugot na itikawa. Hindi ikaw sa titimbaga na. Titirhan mo rin na nanang mga masasamang espirito. Hindi titirhan ni pagpaga na to, diyan at permanente isuna. Ang residential mo rin sa kanya kayo. Yan, babahayin mo rin. 26 ah. Kita ang din 26. Una na din 26. Anong sabi sa 26? Ket itikasta, mapan ket mangara iti sabali ng Espiritu, agagdames ngem iso. Ket sumrekda, ken agbal balay da ijay. Ano din muna na kapsa? Ak permanente damanin. Yan, iba yung nangangasera, iba yung nagre-renta, kesa yung permanente kapsa. Dinigay kapsa. Bakit ang barbaray na ijay kaya titong panday ko yung tao rumswa na dagdakes ngayon hindi imun na di pagtaksana. Tapos hindi santay na buwan niya. Santay na agan-an natin. Hantay na aging ina. Amen. Isa nga dapat kung saan namangan tayo kung saan nasauin din ako dapat masalasala. Amen. Ikas namin kakapsa din yung mga salamuha tayo, kakapsa na sister tayo, kakapsa dapat salayan tayo, kakapsa, di lagi din mo tayo naging mga pwede niya kakapsa. Amen. Yan. Salayan tayo, kakapsa. Yan. Isang mga na to, kakapsa. Di ano ang panganib kapag hindi nagbabantay? Yan. Una na, ag subli damanin, ag barbaray damanin. Yan, kakapsa. Mamumuhay na muna na namumuhay ng higit pang kasamaan kesa noong una 2 Peter chapter 2 to hanggang 22 kausap niya pasahin yung tulatan yan kausap maamuan tayo kausap kita di niya hindi mabalik kausap kapag taksa na ulo danger kausap niya namukahin tayo hindi pabaya asaan tayo kausap niya bantay hantay nga buwarga. Di niya iti mabaling na mapasama ko sa di niya iti posible na mabaling na marami. Yan. 2 Peter chapter 2. Kunanan ko yung kapsak ng 2 Peter chapter 2. Iti verse 20 ko na. Ikwa natin ko sa nagigan natin ko eh. Chapter 2 hanggang 22. Iti 22, tin mapasama katakwana, dahil di puno na masasalot. Nagsubli manin. Nagsubli manin ti aso iti sarwana ken pitako una na nga nabubuan nga nagsubli na nagtulik-tulik identity tingin in sarwana yan tingin padin na kababalik tingin pinanawan na karasipit na gyan kasulit in sarwana una na agad na manin muli nakakadiri talaga. Lalo manin, una na nga, sumama, talabay. Hindi, may isang espiritu manin, buwan ka niya, naman ito kumpay. Kapsan, iti mas dagdagis kayo iso na, na iso kitrongswa ka, di kita tao, una na, yan, talagang, masumaman si mama. Dimakis na dimakis. Di yung pagdagsan na kapsan. Yan, nakakita tayo ka din, kapsan, iti kasbewa kristyano, na, pasla, pagsaya, kasla pagbalinan na nasaya at tinitakas. Yan. Yan, kapsan. Tipagtaksan na nakain. Yan. Dili tipanganib na, dili tidengir na. Kapsan, kung matay, dili kalulaba. Kung hatay at balanta. Dili ni mabalin na mapasama. Kapsan. Mamumuhay, una na, mamumuhay ng higit pang kasamaan kesa mo, una. Niya pa kausap, gagawin ang instrumento upang makasira sa iglesia. Yan, di kiti pagdaksan na. Di kiti kausap, iti nakabutbutay na mapasama, iti may isang na tao, na saan nagwarwarya, nagwarwarya ang niya kaluluan. Yan, gagawin ang instrumento upang makasira sa iglesia.
Sige, balilingaw siya. Na, kuhan. Usarin ni Satanas. Sige, utog-utog. Yan, sige, pagkakuhan. Kasi, balin mga master mind. Parusan. Di niya ipipagtasan na. Na, wala ni Satanas, na mausar ka niya, no? Tatlo ka, perdi iglesia. Yan. Pangalawa, kapsan, mahawa pati ang mga iba. Di niya ka sa ilipagtaksan na. Makaakar, maakaran, di niya ay tutuma. Ito ni Hebrew, kapsan ko na na to. Ito ni Hebrew chapter. Well, verse 15. Kita inyo nga si anak, dila kita adan siya sinuman na tao o mayadayo, hindi parabot ni Diyos. Dila kita ti anyaman nga rabot, ti pait at umutubo, ken paksikuren na kayo, ken kapuken kuwanan, ado iti matulawan. Yan, nasa. Gagamit ng instrument, ket adu kadi iti makaran no sakit ko mang career. Amen kaabsa. Dekay kaabsa. Iti pagtaksan na dekay manakbay baya. Hamu nga mapupuutan nga mausar ka pagbalinan na kang instrumento kaabsa ni Satanas. Yan. Ket adu muna na iti matulaman. Adu ti makaran, adu ti maapektaran. Yan. Maurahan lang sa umunong mag-ibang din aramid na talaga epektado ka. Amen. Yan. Tapos na nakita na naman yung isa, talaga epektado. Yan. Tapos na nakita na naman yung isa, talaga agakar-akar kapsa. Tapay. Bigay ikapuna. Pabaya. Kapsa. Bigay ipagdaksan na kapsa. Bigay saan na ang bantay. Isunga, una na ito kapsa, manungatan kada tayo. Iglesia kapag sa nagbabantay. Ilang kaya sa iglesia dito ang nagbabantay? Baka mas marami yung hindi nagbabantay o kaya mas marami yung pabaya. Hindi nag-iingat ng kanyang kaluluwan. Manungatan kada ito sa iglesia. Iti ang banbantay iti karuwana. Uno at ado kapsat, iti saan na at anak. Nakamamang kapsat ito. Yan, nakabubutay ito. Manukan niya tayo kapsat, iti ang banbantay, iti karuwana. Uno, mas na at ado kapsat, iti saan na at banbantay, uno pa kaya. Saan man lang agad anak? Buapay mo lang kusap ka sa agad anak. Minsan kakausap, nangyayari. Minsan sa atin, tayo ay niyayayayak yung mga kakilala namin. Kung bakit ko sinabi na minsan papay na hantay agad anak. Kasi minsan nangyayari sa atin, kung meron nagyayari na kaibigan natin, kakilala natin, hindi man lang tayo aware na makisama sa kanila. Yan. Yung ipinapagawa sa atin, kung ikalalakas ba o ikakamatay yung kaluluwa, eh di paano na kung kapatid mo? Paano na kung kadugo mo? Paano na kung kaibigan mo, pinsan mo? Paano na? Eh yung pinapagawa nila, eh hindi na nakakalakas ng kaluluwa. Paano na kapsa? Naisahan kaya tayo ng kalaban? Di kayo isamutso. Yan mga kapsa. Tapos dyan yung kumakakapsat. Hindi man lang tayo napapahala. Ang tema na kapsat na matanagan. Di dyan nakakarami din tayo. Hindi masama. Pero tignan natin. Amen. Yan. Hindi masama. Bakit? Pamilya natin sila. Kaduko natin sila. Kaibigan natin sila. Hindi masama. Pero tignan natin. Kapsat. No? Kapsat. Makapakapoy. Mano makapapiksa. Iti karaluwa tayo. Amen. Dapat kapsat, mabahala tayo. Ako, minsan, kahit ako ay nag-iingat,
minsan baka isa ko lang sa isang oras. Kaya minsan kung ako may mga nagyayaya, yan, na pwede naman, tinitignan ko yung pagiging, yung nagigingwan niya, epekto niya. Doon ako nakapag-decision kung papayag ako o hindi. Yan, nakausap. Yung pagtumami doon, may kakapatid, sister, so mga nasasangtaan na. Matagal sila na hindi nagpag-iingat pa, nakikita. Balik ka bro. Yan. Pumunta kami doon, ang plano namin doon, matulog doon, buwi kami na lang ng galing ano. Pero nung nandun kami, nagbago yung desisyon namin na pagdamag kami doon. Pagdating namin doon, Pausa, yung expected na makita namin, hindi yung nakita dahil meron din silang doon eh, pananampalataya. Yan, saksi sila, legal value sila. Pagdating namin doon, yan, ang bumad sa amin, inuman dito. Inuman dito. Inuman dito. Inuman doon. May video ko dito. Yan, nakopako. Yan, delikado ako. Kung nandun kami, ano pa, at magdamag kami doon. Yan. Awan mo yung tingin, kagawa may nga, makita may katawasan na pagpigsaan kumante niya na tumig. Dito yung spiritual. At ang amin na marasig ka. Kakawasan. Yan. Para yung amin ay napagkakuyan ng spiritualan. Yan. Istorya niya, istorya nila lang. Galitan ko na. Kung saan din ako na nga, yan tukaw di kukuha, dito ko naman isa sa mulmulimpil na tumaw dito, ito na nga. Yan, tukaw ko di sa bali na papana. Ibang mo, arap mo, amin ko na nga, kasi ikat, bakran ko sa muwana, ito na nga. Kastamang kita, hanggang ang dawa. So may di ba gano'n, gawitan mo eh, gawitan. Rabide, gawit kami ka lang sa kapukaw sa tarana. Tapos pag nataon, kinakapukulit, gagawitin mo na nga, ibang natat yung nation card mo eh. Bahala, ito na nga. Tutal, pamutin yung kiyawa din yan, ito ko na, usutan. Panunutan at dalipinigan na nahuwag maperde niya yung karawata. Yan, nagawit kami ka siya. Rabrabi na nagawit kami. Tamuni kami. Nanuag niya kami din yung sasa talaga maperde niya karawata. Yan. So, matinda kami tao at seatbelt ka na. Magda kami diyan buru-buru ka siya. Palko-palko din yung pagbantayan. Namuna na kasi istorya na dyan. Nakatao niya buru-buru na dyan. Sirkaan na din itaram. Yan. Ako, kasano matatan ako? Sarakan na kami. Sigal ka! Sigal ka! Eh, lumano kami kaya bata na! Pero niya ka, power na ito ko tayo. Maalam nila takap sa itin matanagan. Hindi nung pagdating namin doon, doon sa katara na yun, bumawa ko na dilema at nagulubahon. Apay kapsa, maulay pa yung damak yung buting, apay natulad kami maging manaw. Kasi yung kaluluwa ang ililigtas. Yan, kasi dyan ka kapsa, itinarami din tayo. Nung muray pa yung agta tayo din na bana din na makita tayo nga marihan yung kaluluwa kapsa, agarami ka din mahanan. Ito madirang titating na kapsa tigay, agarami ka din mabuspusan kapsa. Iti Diyos iti magparunan, iti Diyos iti magbalil, iti panunong ni tao. Nung madiman titating ka niya na. Nakapsa, yan, iti ng tamo kaya ang mabalin na tatatay na dikita, iti niya magpagamit yung sistoyaan may kasi mo po namin, sige, naroon ko na na. Ang kasalagayan ko sa itiapo inaktig na itin nagkaroon. At kanya na, gapo, kapagsak, ipakaputi ako, din yung karabuatan yung inipiklik na itin. Hindi, baka, kapagsak, makakaya na. At dahil itinus, kapagsak, kumakanya tayo. Yan. Kas dyan. Sumuha po na lang yung kapagsak, yan. Mga kapatid, kung tunay tayong na born again, yan, hindi nagyagal, hindi tutukuyan ito, hindi sibigyan, hindi nabungan. Yan, kaya ang relasyon tayo ng itiapo. Kung tunay tayong na-born again, una na pick up sa, tulad sana ng isang ina na nagbabantay, nag-iingat maigi, una na, kasi may daladala na siyang buhay sa kanyang anak sa sinakunan. Yan, lupod-no kayo pagsa, lupod-no kayo na ang relasyon ni Apo na biyak tayo, tas lakay kuma, una na kapsa, iti may sana ina, nga, masikong tiyay ina, nga amunan na atan ni biyak, tiyay iti, buksit na,
iyan ang nagdang, iyan ang ikakanahan ka di, kakapsap. Iyan ang ikakan na eh, kakapay, at tapiyakot eh. As jay umaganong din, una natapak tayo, una nakakapsap. As jay tayo umangagan ang nag, si Bibiyan, at tapiyakot din, kararuma tayo. Iyan ang ikakan tayo ah, kakapsap. Pwede ba din kumakan, hantay kakakala eh, amen. Iyan. Hindi nga nagdaldalang tao sa nakatatubay pangalit kanyatan eh. Yan. Ang umakad karayong nitan. Yan, inik-tik-tik na lumot yung pakadamdanan na huwag lang ako magnaginyat at inik-tik-tik na apay. Ano nang buhay? Ganun dapat kapsang kanya tayo. Maliban lang. Una na to. Maliban lang. Yan. Maliban lang kung talagang hindi tayo na born again. Ang inuwan na kapsa, hindi niya pa nagkakanak. Ayaw ko kami kaandaran tayo. Amen. Hindi ko tayo na born again. Ayaw ko tayo na born tayo, kung matay kayo may. Ayaw ko tayo na born tayo na kapsa, yun eh. Ako mo nirelasyon kayo niya ako. Makapag-iingat pa ang patay. Hindi man kapsa, hindi sa usod ko. Nag-iingat pa ang patay. Wala na. Anya kami kakap sa tiyan na tabi na tayo ngayon. Ang ino si Bibiyan tayo, kung tayo ay buhay, buhay yung ating karunuma, kakap sa, dapat ingatan natin. Amen! Dapat ingatan natin. Yan. At ito ang tatandaan natin, kakap sa. Kapag tayo ay unan at kakap sa, nawala pa, dahil hindi tayo nag-iingat at nagbabantay, huwag tayong umasa na tayo-tayo maniligtas. Hindi niya kapsa. Gawate ka tumakter tayo. Kapsa. Sa oras tayo, quarter to level. Sakto kapsa din yung oras tayo. Hindi niya kapsa itatandaan ng kayo. Hindi niya kapsa dito eh. Nanunakay tayo. Yan. Tahantay ka na ganda. Yan. Hantay ka na ganda. Kapsa. Hantay ka, binanpayan. Hindi ka nakuha tayo pagnakay. Hampungan ang naman eh. Ang ikagkabil, hantay ka ikagkabil, hindi puso tayo, hindi panunod tayo, na umas-asa tayo, na maisalakan tayo. Tantanda, hantay ka kapsa tayo. Tayo tigyempo ka kapsa, nagbanta, papatayin kita. Yan, hindi ibanta na kapsa. Nakatadong din nakita tayo, nakatadong din experience tayo. Kapatid. Hindi ibang tanah. Kaya po na ito, magbantay. 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 Hindi bantay sa kapatid. Bantayan natin ang ating kalungan. Kaya sa kapatid. Kapag tayo nawala kang dahil sabihin, nag-iingat at nagbabantay. Huwag na huwag tayo umasa. Huwag kang mag-expect. Huwag kang mag-expect na tayo ay maliligtas pa. Ano ba yung liligtas ng Panginoon dyan ay patay na ka? Naalala pa sa akin. Yan. Patay na yung kaluluwa. At sa literal, kapag patay na ang isang tao, hindi na napakikinabangan. Sa totoo lang kung sa literal, ililibin niya. Kahit pagsamuhin mo pa yan, hindi na mabubuhay. Patay na. Ganyan ang ating kaligtasan, mga kapatid, kung tayo ay hindi mapagbantay at tayo ay mabaya. At nawa sa ating pag-aaral, mga kapatid, nawa nagbigay ng katuruan sa atin, aral sa atin, para tayo ay makapagbantay, mga kapatid. Hindi yung katabi mo ang binabantayan mo. Hindi yung mundo ang binabantayan mo. Kundi ang una nating babantayan, yung sariling kaluluwa natin. Hindi masama yung magbantay, mag-care tayo ng ibang kaluluwa. Pero, ang una dapat nating bantayan, hindi yung iba, mga kapatid, kundi yung sarili natin munang kaluluwa. Yun ang dapat nating gawin, mga kapatid.
Panginoon, salamat muli at ikaw ang nagbigay, Panginoon, na maigling oras.